Hello po, gandang hapon. Gandang hapon. Thank you po. Tumayo po tayo at unahin natin yung panahong ito para magdasal. Dapat, di ba, uunahin natin lagi ang dasal sa lahat ng ating gagawin. Tumayo po tayo. Dasal po tayo. Let us feel the presence of God right this moment. Father God, we thank you once more for this blessed day, for your gift of us encountering you once more. We just want to exalt you, Lord, to see more of you and to listen to your word, Father. Your word that guides us to where we are, to where we truly belong, Panginoon. May this hour, Father God, be an hour of rejoicing, an hour of praising you, O Father. And whatever we have, may it be happiness, may it be sadness, grief or joy, successes and failures, we offer up everything to you, O Father. To you be all the glory. In Christ's mighty name, amen. Gandang hapon po ulit! Hina pa din eh, gandang hapon. May gusto sana akong ano, hindi to networking ha, may gusto lang akong i-share na sikreto sa inyo. Kasi ako, alam ko kung gaano kalayo ang langit. Kayo ba alam nyo? Hindi. Hindi po? Alam nyo ba kung gaano kalayo ang langit? Hindi? Hindi nagre-respond. Alam nyo po ba kung gaano kalayo ang langit? Hindi. Tuturo ko sa inyo kung gaano kalayo ang langit. Gusto ko lang gawin nyo ngayon, itaas nyo yung kamay ninyo. Kahit isa lang. Isa sa mga kamay ninyo. Dalawa yan, di ba? Isa lang. Pinakamataas na kaya nyo abutin. Go! Hindi exempted ang mga musicians, ha? Okay, taas ang kamay. Ngayon, gusto ko ilagay nyo yung kamay na ito sa dibdib nyo. Yan. Pakiramdaman nyo yung puso. Yung puso nyo na tumitibok. Pag yan, tumigil. Yan lang po ang pumapagitan sa atin at sa Panginoon. Amen? Amen? Pero ba, ang buhay natin very fragile yan. So let's grab each and every opportunity para makita natin yung kasiyahan na binibigyan ng ating Panginoon. Amen? Mahina. Amen? Okay, so let's turn up our songs of praise tonight. This afternoon. Sorry. Okay po. Oh, palakpakan po natin si Lord. Woo! Yung kasiyahan ninyo. You are He has lifted you up. You are riding on darkness. He has grown over everything. You are seated in darkness. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open everybody singing out, whoa, whoa, whoa. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Let's live on and shout his name. Over all. As we pray, well, I can feel the change as your presence now. Broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Your heart's open now, everybody's singing out. Make it louder than any other. Lift him up and
possible with you. This place right now. Amen. Hey, Psalms 46 verse 1 says, God is our refuge and strength, a very present help in times of need. Let's bow our heads once more. Father, mahina po kami. We are weak. We are fallen. We are sinners.
But at this time, Lord, we just want to ask for your forgiveness, for your cleansing, for your healing. And Lord, that you start to work in our lives. And we know you have been working in our lives, Lord. That despite every pain, we will be always still and we will know that you are God. We will know that you are God. And we will know that you are God. Still.
po tayo mag-worship. Praise the Lord. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise God. Praise the Lord. When Sister Abby asked us this at the start, gaano kalayo ang langit, napakalapit. Whenever we worship the Lord in our spirit, commune with spirit, God is so close and so near. Amen po ba? And we await for the time, and it's really an exciting time where we can experience in heaven to worship the Lord our God and singing just how great He is. That will be our anthem when we worship God in heaven. Isang napakasarap na karanasan, yung maranasan mo ang presensya ng Panginoon, that everybody is just awed and indeed overwhelmed by God's greatness. That's why this afternoon in our worship, singing that song, we can almost have a foretaste of heaven because of God's presence. Pray ng Panginoon. Sandali po tayo manalangin. We just thank you, God, for this afternoon that you have given us an opportunity again to worship you as a family, bringing us together after a week of work and vacation. We thank you for a refreshing times where we have been able to relax our bodies, our minds, and be able to come back again, renewed in our spirit. So we thank you for the whole week for sustaining us. We ask right now, Lord, that as we continually worship you, that your Holy Spirit will just speak to us your word, and that we'll be able to continually commune with you through your word. So we commit to you this time. I pray, God, that our hearts, our minds, our whole being will be ready to receive your word. We love you, Lord, and we love to hear your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Lahat daw po tayo ay may tinatawag na worldview. Pagkasabi po natin, worldview. Okay. Ano ba yung worldview? Masarap yata yan. Worldview is actually a set of beliefs about fundamental aspects of reality, which influences all our perceiving, our thinking, our knowing, and doing. Ito po yung ating parang paradigm sa pag-unawa ng lahat ng bagay, sa pagtingin lahat ng bagay, sa pamumuhay. The way we look at our lives through a view that is called a worldview has really influenced and shaped our lives. Ito po yung humuhubog ng ating buhay. Kung paano natin tingnan ang mga bagay, because the way we look at things will definitely shape our lives. Kaya nga, again, this worldview will definitely influence us. But unfortunately, our worldview is influenced because this is promoted many, many times through television, internet, newspapers. Ito yung humuhubog ng ating pananaw sa pang-araw-araw na buhay at kung paano tayo mamumuhay. That's why kapag napanood mo at nakita mo sa magazine na dapat
kasing gwapo mo si Leonardo DiCaprio para matawag kang ikang ay hari ng kagandahan ng lalaki at mga pelikula. You have the tendency to be like him. And then there's a guy, because iba daw ang una, hindi lang yung mata ni Leonardo DiCaprio. Okay? Ang maganda. But the way he looks, yung kanyang tingin na para bang medyo inaantok ng konti. Right? Kaya nga mga lalaki para bang laging gusto siyang gayahin. Eh, pag nakakita kayo na inaantok dyan, malamang gumagaya yan kay Leonardo. Okay? There's a guy who imitated. Oh, katulad niyan. Alright? Yung tingin pa lang kung paano tumingin si Leonardo, ginagaya niya na. Para naman sa mga babae, there was even a time that an actress influenced many ladies and women in the way they carried themselves and kung paano nilang ayusan yung kanilang sarili. There was a time that Angelina Jolie became so famous with her, anong tawag natin yan? Kissable lips na kinakailangan ay medyo makapal ng konti. Diba? Ang daming nagpauso nung, ang daming gumaya sa kanya na dapat medyo makapal yung labi. At saka talagang medyo mapula-pula ng konti. Okay? At madalas natin makita yan, kaya nga may mga nagpa-imitate yan. Ganyan daw yung mga na-influensya ni Angelina Jolie. Pero alam ko marami kong kakilalang ganyan pag kinukunan, ano, sa nagse-selfie talagang kinakailan, nakalabas yung nguso. Somehow, we are being influenced by this kind of worldview. Para maging magandang lalaki ka, para masabi magandang babae ka, you need to have these looks, you need to have these features in yourself, your personality. Di ba? And many times, ang mas madali daw ma-influensyahan niyan yung ating medyo mas mga bata-bata, yung mga younger ones. Okay? Our young people, madalas daw yan. Madali silang ma-influensyahan. That's why you can easily hear from them the kind of view that they have in life, their worldview. I don't know if you're familiar, yung madalas ninyo marinig sa kanila pag sinabi nilang YOLO. Okay? It means you only live once. Kaya nga, try mo na hanggat maaga, hanggat bata ka pa. Di ba? Subukan mo na. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? This is actually a worldview that somehow has been injected in the minds of our young people today. Ano madalas nyo pa marinig sa mga kabataan ngayon? Lalo na pagdating sa larangan ng pag-ibig, just follow your heart. Yan. Basta sundin mong puso mo. Di ba? Kaya iba, I think I'm in love. Yeah. Pag daw naramdaman nila, kanino ka in love? Doon sa kachat ko sa Facebook, hindi pa sila nakikita. Pero pastor, at least nakita ko na yung profile pic niya. Di ba? Tanong, meron bang pangit na profile pic? Wala naman, di ba? Lahat laging maganda. Kaya kadalasan, we thought that yung ating kausap ay maganda, but in reality, iba naman pala. Nagugulat tayo minsan, di ba? Kaya nga yung iba naman ng katwiran, Pastor, naka-waki lang ako niyan. Ibig mo sabihin lang ng picture mo, waki? Sa maraming palusot, di ba? Just follow your heart. Basta tumibok ang puso mo, sundin mo na. Be careful with that because the Bible clearly states the heart is deceitful about all things and desperately sick. So if you're just going to follow the worldview that just follow your heart, delikado ka sapagkat ang puso daw ay madaya. At totoo yan. Kaya kang dayain ang puso. Okay? Pakita nung sa katabi mo, nadaya ka na ba? Nadaya ka na ba? Madalas, Pastor, pag inutangan ako nung kakasama ko sa trabaho. A lot of principles and worldview that we use. Ito, madalas, di ba?
More money, more happy. Pero kung totoo yung prinsipyo na yan, pananaw na yan, de sana wala nang malungkot na mayaman. Pero hindi totoo. Mas kasi marami pa rin mayaman ang may pera and yet malungkot. So, this worldview and principle is not true. Diba? Sometimes, so dalas natin marinig kapag yung dalawang tao nagsama isa isang bubong, okay lang, and without considering to getting married, they say, sa papel lang naman yan. Yang kasalan sa papel lang yan. Di ba? Kaya nga, medyo they'll still justify, bakit si Eva at Adan ba? Mayroong marriage certificate dati nung nag-asawa? Wala naman na. So these are some principles and worldview, tingin nila kung paano sila mamumuhay. And whether we like it or not, brothers and sisters in the Lord, we are being dictated by this worldview. Kung paano tayo mamuhay ay dinidiktahan nung pananaw natin na dulot at dinikta sa atin ng mundo natin ginagalawan. That's why the Bible tells us in Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na kayong umayon sa takbo ng sistema ng mundong ito o nung pattern. Meron kasi siyang pattern, meron siyang paraan, meron siyang pananaw na kung saan ay tinuturuan tayo kung paano mamuhay. But God is warning us, and the Apostle Paul is telling us, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be careful with your worldview. That's why this afternoon my goal is to encourage us to see things and ultimately live our lives not on the lens of the world, but by the word's view, by God's word. That all our conducts, values, and beliefs should no longer be shaped by the world, but by the word of God. Ito po yung desire natin this afternoon through this message. That's why I entitled God's message this afternoon, Worldview or Word View. And we'll be dealing about the Bible as the authority or the basis for our faith and practice or our living. Ito yung pag-aaral natin. Bakit ang Biblia ang batayan natin at hindi ang sinasabi ng mundo sa ating paraan ng pamumuhay? Bakit ba? Bakit ba tayo sumusunod sa salita ng Diyos? Because we have declared this month that we can only move on and forward through the Word of God. Without the Word of God, we cannot move on. We cannot go on forward. So let me encourage you to join me in reading God's Word this afternoon. Our text is found in 2 Peter chapter 1, verse 16 to 21. 2 Peter chapter 1, 16 to 21. Let's all stand as we read God's Word this afternoon. And I want the ladies to read the first verse and the men will respond with the second verse. But please read this aloud and with faith so that we can be encouraged by the reading of God's word. 2 Peter chapter 2 verses 1 or chapter 1 verse 16 to 21. The ladies will read the first verse. Ready? Begin. Now the man. For when he received honor and glory from God the Father, and the voice was born to him by the majestic glory, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. And we have something more sure, the prophetic word, to which you will do well to pay attention, as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. All together now. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon. We may be all visited, please. So yung ating aklat na pagbabasya ng ating pag-aaral this afternoon is sinulat by no other than the Apostle Peter. And he wrote this towards the end of his life. Medyo malapit ng manenok si Peter nung
nung time na to, nung sinusulat niya ito, mga kapatid. At ang purpose niya was actually, he was intending to exhort, encourage the believers to faithfully live their Christian lives in difficult times. Medyo mahirap nung panahon na yon. They were under persecution and marami silang dinadaan ng pagsubok. And one of those is actually, there were threats from false teachers with their false teachings. So, ang ating mga talata, our text shows that pinapakita niya that to be able to live faithfully, we need to make God's word as the basis for our living, sa ating pamumuhay. You want to go through a difficult time and pass through that, be steadfast. There's no other way but to really base your life from the word of God. Ito po yung kanyang proposition sa ating mga talatang binasa kanina. So bakit ba kinakailangan nating basihan ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay? Bakit ba doon tayo nakasandig? Doon tayo nakasalalay? At ito yung pananaw na ginagamit natin kung paano sinasabi ng Biblia at yun yung ating pinagbabatayan, nagiging pamantayan sa buhay. First, again, the word of God is the basis or authority for a Christian living because first and foremost, it is heavenly inspired. It is heavenly inspired. Okay? Verse 20 says, umpisan ko po sa dulo ng talata, knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's interpretation. When Peter was writing this to the group of Christians na in-encourage na magpakatatag, sinasabi niya, una sa lahat, yung salita ng Diyos na magiging batayan ninyo ay karapat dapat na maging batayan sa pamumuhay simply because it came from God. Ito'y galing sa Diyos, inspired by God. At that particular time, mga kapatid, by the way, it was in the New Testament, wala pa ho yung New Testament noon. They only have the Old Testament and the Torah, the laws. Ano po? So they were just still writing, because sinasabi pa nila Peter ni Paul yung mga isusulat nyo sa New Testament. So they were referring to the prophecies, the Old Testament, pero sinasabi na nila, hindi yun ang galing sa tao lamang. It came from God. That's not their own word. Kaya sabi na, it does not come from someone's own interpretation. Hindi ba parang naisip lang nilang magsulat o nasabing pakisulat mo nga ito? Hindi pa pwede. Ang sabi ni Peter malinaw, walang anumang prophecy ng salita ng Diyos na nanggaling sa kanila. Na para bang katang-isip lang. Because, again, dinugtong niya in verse 21, for no prophecy was ever produced by the will of men. Walang nabuo dahil ginusto lang nila. But men spoke from God. Pero mga tao na nagsalita mula sa Diyos habang sila'y dinadala lamang ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I want you to picture, mga kapatid, a sailboat. Yung isang bangka na merong layag. And doesn't need to row, hindi niya kinakailang mag-steer, but he's just depending on the wind so that he can go on doon sa kanyang paglalayag. No effort at all, but only the wind that controls and drives this boat. It is a picture of how the Lord really inspired the writers. Wala silang kinakailang gawin kundi magsumang-ayon lamang at hayaan ang Banal na Espiritu na kumilos sa kanila. So kung ipipicture natin, mga kapatid, kung sakali mang gumagawa sila, because it is inspired by the Spirit, kung meron man silang gustuhin, it will not go against, again, doon sa pangunan ng Banal na Espiritu. Because it was directly influenced by the Holy Spirit. That's why sabi ni Benjamin Warfield, isa hong scholar sa Biblia, inspiration is the supernatural influence exerted on the sacred writers by the Spirit of God. Okay, yung inspirasyon na tinatawag, divine inspiration sa Biblia, ang sinasabi dyan, merong supernatural influence na in-exert ang Diyos doon sa mga nagsusulat, sa pagitan ng Espiritu ng Diyos. So that these writings will be, again, reliable and has divine trustworthiness. Wala at malaya sa anumang pagkakamali. Why? Because the God who's in control of this universe, the God who created this universe, will never allow, kung kaya niyang lalangin ang mundo, kung kaya niyang pangunahan ang mundo, how much more just a simple speaking and expressing his thoughts and minds through the writings of the apostles o yung mga naunang ginamit niya, yung mga propeta,
walang imposible na hindi niya kayang gawin para sa bagay nito. Kaya nga, malinaw ang sabi, walang anumang nasulat sa mahula ng mga propeta na hindi galing sa Diyos. It is only influenced and driven by the Holy Spirit. As simple as this, the definition of inspiration is speaking from God, the prophets speaking from God, moved by the Holy Spirit. So the making of the Bible was not left, pagkatapos nun, para bang pinabayaan na sila ng Diyos. Hindi po. From start to finish, God has to take control of the writing of the scriptures, influencing the writers. Hindi po pwedeng pabayaan na lang sila basta-basta. God has to see to it that every writings, every word that came from His mouth was really an influence of the Holy Spirit. It was directly supervised by the Holy Spirit until its completion so that there will be no error. Pero iba nagtatanong, di ba pastor, mayroong mga maling salita sa Biblia? Yes. Ang tawag po dyan is not content error, but printing error. Magkaiba po yun. When it comes to the message and dun sa mismong talata o salita na ginamit, there will be no error as far as the original letter is concerned. But because of the printing today, there are some errors, printing errors that may have been placed in the book. But that can be verified and corrected because there are hundreds and thousands of Bibles that were written even prior to the invention of the printing machines today. Madali na po makita yan. That's why, hindi po problema na masabing may mali pagdating sa pagpreprint, but per se, when the writings or the word of God were given, the content has no error because God Himself dictated the words that must be written by the apostles and the prophets. So the Bible is not just written by men. Why? Tanong. Kung sinulat lang ng mga tao yan, kung kayong gumagawa ng autobiography ninyo katulad ng mga disciples ng mga Peter, ni Peter, nila John, will you write something about your flaws and your sin? Ipangangalandakan mo ba yung pagkakamali mo sa buhay through your writings? That's the reason why one argument that we can show that the Bible is sincere is because the Bible contains even the flaws of men. Isinulat yung pagkakasala ni Haring David. Isinulat yung pagkakamali ni Pedro kung paanong itinatuwa niya ang Panginoon Jesucristo. If you were the writers, you wouldn't write that in your writings. You're going to write something that is good about you and what transpired in your life that are basically good. But the Bible was very balanced and God even considered the flaws of men to be written in the scripture to show that the Bible was really not just, that did not just came from man, but from God. Kaya yung ibang nagsasabi, Pastor, sinulat lang naman ng tao yan. Ba't ako maniniwala dyan? Ang tanong, pag sinulat ba ng manok, maniniwala ka? Legitimate tong question yan. Kasi ibang sabi, Pastor, sinulat lang naman ng tao yan. Ang tanong, nagbasa ka ng newspaper, nagbasa ka ng social media, marami dyan sinulat lang ng tao, pero naniniwala ka. Di ba? So, the argument that is just written by men will not stand. Simply because it was written by men. Yes, God used men, but again, they were inspired by God. And God has to see to it that every writings in the scripture was really free from error. Kaya nga may kasabihan that I always quote this one. Sabi, there's a scholar, the Bible is not a book a man could write if he could, or could write if he would. Ang Biblia, hindi isang aklat na pwedeng isulat ng isang tao kung kaya niya, o kaya niya, kaya isusulat niya. No. Because you cannot really write the scripture without being inspired of somebody who authored it. I'll explain it further sa inyo later on. To see to it, paano natin mabe-verify that the Bible is really trustworthy or reliable? Some facts about the Bible is this. Para po makita natin. Ito po yung ilang interesting na katotohanan tungkol sa Biblia. I just caught some of this.
It has been translated into 1,200 different languages. The Bible was translated into 1,200 different languages. Can you imagine? Wala pa hong aklat na na-translate in 1,200 languages except the Bible. That's one. Secondly, the lower part. The Bible rewritten over 1,600 years period by approximately 40 authors. Ang Biblia po ay binubuo ng 66 na libro. 66 books. Okay? Kaya ang tawag niya sa Griego actually Biblios because books. It has 66 books. Amazingly, ang sumulat nun iba-iba. 40 authors coming from different life backgrounds, some politicians, some leaders, some simple men as fishermen, some tax collector. But the interesting fact is this. Kahit magkakaiba sila ng kalang background, mga kapatid, the theme, the message is consistent and the same. Hindi nagbabago. Lagi ko po sinasabi, paano nyo malalaman, we were taught ang critical or analytical way of really knowing whether a book is worthy to be read or not. Simple lang, mga kapatid. Titingnan ko lang yung table of contents. Kung yung mga nasa kanyang table of contents will not answer the main theme o yung pinaka-title or pinaka-topic, ibig sabihin, may mga sumingit, it is not a good and worth reading book. Because it's not consistent. Okay? When it comes to the Bible, maraming sumulat sa kanya, pero ang nakatutuwa, iisa lang ang tema niya. Everybody is pointing to a Savior that is coming, the Messiah. Sa Old Testament, they were prophesying that there is a Savior to come. In the New Testament, they are now revealing that the Savior that was prophesied has now come. How many years had passed? Mga kapatid, 1,600 years. Almost 2,000 ang pagitan, magkakaiba sila ng pinanggalingan, magkakaiba ng pamumuhay, and yet, pare-pareho sila ng sinasabi, tinutukoy of that coming Messiah, the Lord Jesus Christ. It was a consistent thought or teaching or writings na binigay sa atin ng Panginoon. That's why it's amazing. No book was written for about 1,000 years. Wala po. But the Bible was written for almost 2,000 years. And yet, consistent in its content. Ano po yung mga interesting dyan? The Bible until now is the number one best-selling book. Hindi na po nilalagay sa Guinness World of Record because still until now, it is the best-selling book ever. Until now. From start, nito'y may lalang, until now, siya pa rin ang librong pinakamaraming binibili ng tao. And produced, really, by the vast number. Okay. Kaya nga sabi niya, when you read the Bible, you read a message from God Himself. When the Bible speaks, God speaks. These are simple, marami pa po yan, na maunawanin niyo as you study the Bible, but that's, I would like to emphasize, that every word in the Bible that we have today is the word of God. In fact, the phrase God said sa Bible, and that says the Lord. Alam niyo kung gaano karami po inulit yan? It was repeated 3,800 times to show that every written word in the Bible was the word of God. Meron akong kaklase dati sa seminaryo. Gusto niya lang manloko, sabi niya, talaga bang meron siya nakausap na isang Kristiyano sa Luneta, talaga bang ang salita ng Diyos ang bawat salita sa Biblia? At sabi ng Kristiyano, oo naman. At pinakita niya yung salita ni Satanas. Kung ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. O di ba salita ni Satanas yan? Nag-isip tuloy yung kawawang Kristiyano. Hindi po. Everything that was written in the Bible was quoted by the writers through the Holy Spirit, that's why it is made as the Word of God. Sapagkat marami naman talaga dyan, hindi salita ng Diyos in terms per se, kasi mga disciples ang nagsalita. But this was written with an inspiration of God, using that to show God's plan, God's intent, making it
God's Word. So, para po maging malinaw, mga kapatid, eh, Pastor, may salita ni Satanas dyan sa Biblia eh. Yes, but God quoted it and write it down through the prophets and through the apostles to show now that this is God's Word. Alright? He's just narrating. Now, ulitin ko lang po. And since when the Bible speaks, God speaks, and since God is the author of the Bible, that's why the Bible is the authority for our living. Kung ang Diyos ang lumikha ng Biblia, kaya po ang Biblia ang nagiging pamantayan natin sa pamumuhay. Because we would like to experience the best that God will offer to us in our lives. And that can only happen through His Word. I don't know if there's anything more that I can add to show to us that the Bible is heavenly inspired. It's not a simple book, but actually a book that was given by God, breathed by God, so that this can be a part ng buhay natin at maging hulmahan ng ating pamumuhay. Now, the second reason why we use the Bible as our basis for life and for living and make it as an authority is because the Bible is actually also has a historical, is a historical incident. Okay? It is also a historical account, meaning hindi po katang-isip ang Biblia. Let's go to the passage that we've read a while ago. 2 Peter 1:16, sabi ni Peter, we did not follow cleverly devised myths. Hindi tayo sumusunod doon sa mga katang-isip lamang, na kwento-kwento lamang. Pinapakita rito ni Apostle Pedro nung sinasabi niya ito sa mga, because at that time, mga kapatid, marami silang mga kwento ng panahon na yun, marami silang alamat, maraming myth. Kaya may mga Greek mythology, kung ano-ano. Ang daming mga kwento-kwento, but Peter was very clear. Our teaching was not cleverly devised myths. Hindi siya kwento-kwento lang. Ulitin ko, nung panahon na yun, marami nga po kasing katuruan, maraming fables na lumalaganap. And was really a struggle for them. That's why Peter was helping them and teaching them to go back to the Bible. Kaya nga, para patunayan yan, paano nyo ba makikita yung mga kwentong o yung mga libro na ng talinhaga o ng myth lang? The common thing that we can see in fairy tales or books is that pag nag-umbisya siya, di ba, sabi, in the far, far galaxy, there was a man, okay, born to a woman. At ano ending? And they live happily ever after. Alam ka agad natin kung ano yung mga kwento lang. Pero sa Biblia, hindi mo makikita yun, mga kapatid. Kaya nga, hindi rin sa kwento ng mga Pilipino yan, nakatawag natin alamat, ang alamat ni Kristo. Hindi po. Makikita natin that even sa Biblia, again, ipapatunayan niya sa atin na bawat nakasulat sa Kanya is really God's Word. Nakakalungkot sapagkat madali ang mga tao maniwala sa mga lumalabas na anumang katuruan. Sometime ago, there was this book that came out and even Christians read this book and somehow was influenced. Napanood niyo po ba yan? Nabasa niyo po ba yan? The Da Vinci Code. Okay? Sinulat po yun ni Dan Brown. There was even a Christian who came to me, Pastor, what do you think about the Da Vinci Code? Sabi ko, hindi ko pa nababasa. Pero ano ba sa palagay mo? Parang totoo, Pastor eh. Ano ba sinasabi dun? Ang sinasabi dun, Pastor, na si Jesus ay nagkaroon na anak Maria Magdalena. Ah, ganun ba? Siguro nga, kasi yung kapitbahay kong pangalan, Jesus. Tapos ang apelido, di Diyos, di Jesus. Baka nga. Andali maniwala, mga kapatid. By simply, alam nyo nakalagay sa libro na yan? Everything that's written here is a clear fact and truth. Pero actually, pumunta kayo sa National Bookstore, nakalagay siya sa fiction area. Fiction lang siya. Pero mabigat, ginawan pa ng pelikula yan, bida, napakasikat na yung artista, si Tom Hanks, just to portray that this is really true. Kaya kapag hindi mo alam ang Biblia, you will easy believe, lalo na kung magaling yung lumalabas na artista, parang totoo nga.
That's the reason why we need to go back to the Bible, because our Bible is not just something that was taught as a myth or parabang kwento lang. Mga kapatid, this really happened in history. Nangyari po ito sa history, kaya nga pag meron nagsasabi sa akin, Pastor, hindi ko naniniwala kay Jesus, sa Biblia. Okay, wala akong problema dyan, hindi ka naniniwala sa Biblia. Pero naniniwala ka ba na merong Jesus na nabuhay? Mag-iisip sila. Because if you deny that there's a certain Jesus that lived, you have to deny history that is affected by the Lord Jesus Christ. Kasi kahit pumunta ka sa Israel, they recognize that there's certain Jesus who lived a life, a simple life, who impacted their society. Although ang tingin sa kanya ng iba doon sa lipunan, dahil because the Jews are rejecting Jesus, eh parabang baliw. Nagsusulong ng revolt sa isang bansang Romano o sa isang gobyerno ng Romano. Pero there's a certain Jesus who lived in this world. Yun hindi pwedeng pasubalian. They cannot deny that fact that Jesus is part of history. Once he lived his life in this world, umapak siya sa lupang ito, namuhay siya kasama ng mga tao. At hindi lang yun, mga kapatid, na-impluwensyahan niya ang maraming tao at yung buhay niya really created a tremendous impact. Simple as this. Why is our calendar dated BC and AD? AC means, or BC means before Christ. AD means Anno Domini, in the year of the Lord, or in the year of the Lord's birth. How come he is the basis of a calendar of the timeline of this world? Why? Is he a simple man? Kaya nga, mga kapatid, yung ating pananampalataya, hindi ho blind faith yan. Meron siyang historical basis. Namuhay ang Panginoon sa Kristo at nakita ng mga tao, naranasan nila. Ito rin sinasabi sa kanila ni Peter. Sabi ni Peter in verse 17, "For when he received honor and glory from God the Father and the voice was born to him by the majestic glory, this is my beloved Son with whom I am well pleased." We ourselves, sabi ni Peter, kami mismo narinig namin to, this very voice born from heaven, sapagkat kasama namin siya doon sa bundok. Si Peter mismo ang nagpapatotoo na totoo sapagkat narinig niya, naranasan niya at kasama niya ang Panginoon sa Kristo. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Pinapatunayan dito na really Jesus Christ is the coming Messiah which the Jews are rejecting. Pero sabi ni Peter ito in 1 Corinthians 15:6, "Then he appeared," sino yan? Ang Panginoon sa Kristo, "to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep." Nagpakita siya sa higit 500 tao at marami sa kanila buhay pa nung panahon na kung saan sinulat ni Peter to, ni Paul to sa 1 Corinthians, mga kapatid. In the early times, wala ho sila masyado mabibigat na evidence research. Alam niyo, research lang ang evidence lang nila? Tatawagin lang yung mga taong nakakita at nakasama noon. Kapag may witness na, it is not to prove that really that thing transpired and happened. Kahit sa usgado, they just need two witnesses who will stand against a person. Kahit wala akong mga writings, as long as there is a witness. That's why when Peter was telling them, meron akong 500, more than 500 na mga tao nakakita sa kanya nang siya muling mabuhay. That's why they cannot deny. In the time of Peter, nang nagsasalita siya in Acts chapter 2, alam niyo, nagsasalita si Peter, sabi niya, "Ito yung Kristong pinako ninyo." Yung mga tao na yun na nagpako kay Kristo, ang sabi ng Biblia malinaw, they were cut to the heart. Parang tinusok yung puso nila kasi alam nila totoo si Kristo na nabuhay, pinako nila na buhay na maguli. And that time when Peter was speaking, ang tanong nila, "Anong gagawin namin?" Sabi ni Peter, "Repent and be baptized so that you can enter the kingdom of God." At at that day, mga kapatid, at that particular time, 3,000 tao ang lumapit sa Diyos at nagsisi. Because alam nila yung sinasabi ni Peter, sila mismo ang nagpako kay Kristo.
That's why at that time, they cannot deny it, that Jesus was true, a true God who lived as the Messiah. That's why even now Paul was telling us by the writings, no Christians will dare to question us because we are the eyewitness. Mga kapatid, yung pananampalataya natin, hindi bulag na pananampalataya. Naging bahagi siya ng kasaysayan that until now, time and time again, when discoveries arises at natagpuan, it only proves the truthfulness of the Bible. Kahit na maraming nagre-reject, again, the investigation and the research still proves even today. I'll share you one guy. Ito pong lalaki na to, si Jas McDowell, is an agnostic. Pag sinabi agnostic, mga kapatid, an agnostic is not like an atheist. An agnostic believes kung merong Diyos, hindi mo siya kayang kilalanin at alamin because He's God. There's no use of not believing on Him or believing on Him sapagkat hindi mo nga kayang kilalanin eh. Yun ang ibig sabihin ng agnostic. Okay? Dahil hindi mo maunawa ng Diyos, walang kwentang maniwala ka at hindi rin, wala rin silbi ang hindi ka maniwala. Hindi mo kasi kayang alamin ng Diyos. Diyos nga siya eh. Yun ang paniwala ng agnostic. Siya po'y agnostic. Alright? Ang tingin niya sa mga Kristiyano, yung Christian faith, is worthless. Sayang yung pananampalataya ninyo. Because again, ang belief niya, dahil agnostic siya, ang Diyos hindi kayang alamin at kilalanin. You know what he did? He aimed to rebuke the Christians. Sabi niya, sayang yung mga ginagawa ninyo. I'll study God, sinasabi niyo, yung kanyang mga sinasabi sa lahat para mapatunayan ko na hindi totoo yung pananampalataya ninyo. Walang kwenta yan. Later on, as he go along and do the empirical investigation, when we say empirical, yung mga nakakalap na ebidensya that is proven to be true. Nagpunta siya sa Israel, nagpunta siya sa iba't ibang bansa, kinalap niya at pinag-aralan, lo and behold, natuklasan niya that everything about the Lord Jesus Christ and the Word of God is true. And he created and wrote a book entitled Evidence That Demands a Verdict. Sapagkat sa pag-aaral niya, nakalap niya lahat ng ebidensya na magpapatunay na totoo ang Biblia at totoo merong Kristong nabuhay sa kasaysayan. And these evidences demands a verdict. Ano ang verdict mo? Will you believe the Jesus who lived in history and the Bible that was written? This book became the number 13 best-selling book, Christian books, in apologetics in Christian churches. 13, best-selling book. At hindi po natapos dyan, mga kapatid. Nanumpisa siya, naniwala na siya sa Diyos, tinanggap niya na totoo pala ang Biblia at si Kristo. Later on, to prove continually that everything that will be researched and matutuklasan is true, naghantay pa siya ng mga ibang ebidensya. Sa bawat excavation na makikita, pupunta siya, mag-aaral siya. Later on, para mapatunayan pa rin na totoo yan, he wrote another book. And this time, he wrote saying, the new evidence that demands a verdict. Marami pa siyang natutuklasan na ebidensya that proves that the Christian faith is true and the Bible is true. And I don't know, baka sa susunod meron naman siyang matuklasan. I don't know yung title niya, baka more evidence that demands a verdict. Why? Kasi salita ng Diyos yan. Kung totoo yan, pag lumabas yan, it will only prove the true assumption that the Bible is true and Jesus lived in history. That's the reason why, mga kapatid, yung mga agnostics or skeptics or atheists na hindi naniniwala sa salita ng Diyos, they will be enlightened only if they recognize that a certain Jesus Christ really lived in history. Kaya nga po, I encourage you, if you have time, instead of going to other places in Europe or whatever, consider going to Israel.
not for anything else, so that you may see the land where our Lord and Savior walk and where He live, so that your faith will be strengthened. And it was really a strengthening experience for us nung mabisita namin. And sabi ko nga, nung mapunta ako doon, mga kapatid, honestly, contento na yung buhay. I'm ready to die to see the land of my Savior na pinaniwalaan ko nung bata pa ako. And to show and to see that this is really true. That even them recognize that there's a Jesus who lived in their time. And our faith is true. Kaya pag may nagsabi hindi ako naniwala sa Biblia, okay lang, huwag ka maniwala. Pero, maniniwala ka ba sa Jesus na nabuhay minsan sa lupa? When you start believing that, it won't stop the evidence that you need to accept about that Jesus Christ. Because He is a God who became man to be our Savior. Again, let me say, Christian faith is not a blind faith because the Bible is God's Word which has a historical basis. Yung mga katang-isip, mga kapatid, yung kwento-kwento will cease kasi kwento lang. Pero yung totoong nangyari sa kasaysayan, hindi pa pwedeng mapigilan. It will keep on going on because it really happened. And it transpired. Diba? Pag totoong nangyari, hindi pwede yung pigilan. That's why, bakit ang Biblia ang ating batayan? Sapagkat totoong nangyari ito sa kasaysayan at ang Panginoon sa Kristo na nabuhay ay totoong nabuhay upang iligtas tayo. The third and last reason why we make the Bible as the authority for our living and faith and practice is because the Bible is hope illuminating. It is hope illuminating, meaning it gives us your hope, uplifting hope. Okay? Gusto kong medyo i-share pa rin sa atin may ilang interesting na bagay. Ayon sa mga scholars, meron pong 300 at higit pa na hula ang tinupad ni Jesucristo nang nabuhay siya sa bagong tipan. When Jesus Christ lived His lifetime, there were 300 prophecies in the Old Testament na natupad sa buhay niya. Walang halaga sa atin yan. Hindi po natin alam yung halaga. But let me tell you this. Merong isang kilalang scientist at mathematician na kinumpute yung odds at yung possibility ng isang tao na magawa niyang matupad yung pinangako o yung hula, maybe just 8 prophecies like this. The odds of one person fulfilling 8 prophecies, sabi ng mathematician nito, is 1 to 1 with 17 zeros. Hindi na ho kayang sabihin niya kung ano yan. Hindi ko alam. Basta 1 to with 17 zeros. Ibig sabihin, mga kapatid, ang isang tao na humula o kaya mayroong hinula tungkol sa kanya at matupad yun, 1 is to 1 with 17 zeros. Para maunawa natin, object lesson. Kasi mahirap sa math. Mahirap talaga math eh. Diba? Bagsak talaga tayo dyan eh. Kahit nga basahin yan, hindi natin alam. Paano ba babasahin ang 17 zeros? Meron ba nakakalam sa inyo? Hindi kayang isipin, di ba? Alright. Gawin natin object lesson. Yung mapa ng Pilipinas, mga kapatid, Luzon, Visayas, and Mindanao, ang sabi ng mathematician is this. Our land area in the Philippines is 300,000 kilometers, square kilometers. The land area ng Pilipinas. Ang sabi ng scientist is that doblihin mo ang Pilipinas, yung land area niya, which is papatak ng 600,000 kilometers, square kilometers. Okay? Yung buong lupa na yun, doble niyan, sabi niya, hulugan mo na, lagyan mo ng piso. Yung piso coin natin. Lagyan mo ng piso. Right? Punuin mo ng piso yung buong Pilipinas. At pagkatapos mo puno, taasan mo ng 2 feet. 2 feet.
Siguro hanggang sa bago magtuhod. Ganun kataas yun, mga kapatid, yung sinasabi niyang, yung probability, yung odds. At pagkatapos, sabi niya, sakay ka ng helicopter, blindfold, magtakip ka ng mata, bigyan mo ng siguro isang gold coins yung piloto. At itapon niya kahit saan sa Pilipinas. Gusto mo, sa mo gusto? Dahil si Katandabaw ngayon, sa Dabaw mo itapon. Pero hindi mo alam. Pero yung piloto, doon niya itatapon. Alright? At pagkatapos, tatapon niya yung gold coin na yun, bibigyan ka na isang chance, tatalian ka ng bungee rope, tatalon ka, at kukuha ka. Isang try lang doon sa possibility na makuha mo yung gold coin. Anong possibility? Lukuhang possibility yan, Pastor. Zero possibility kung hindi man impossible. Mga kapatid, nung sinabi ng mathematician, ito yung sinasabing prophecy na matutupad, 8 na prophecies lang. And yet si Jesus Christ, ang tinupad niya sa hula na sinabi sa Old Testament, is more than 300 prophecies. Can you imagine? More than 300 natupad sa buhay ng Panginoon sa Kristo. Pero ang problema, pag di talaga maniniwala, ang bayan ng Israel, ang Hudyo, hindi sila maniniwala. And yet, ang dami ng patunay na yung prophecy na yun natupad na sa buhay ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga, ang sabi ni Peter, mga kapatid, pansin yung huling talata, and we have something more sure, the prophetic word. Can you imagine, ha? Yung probability ng 8 prophecy na matupad, para bang mahirap isipin. And yet, sabi niya ni Peter, meron tayong siguradong inaasahan. The prophetic word to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place. Ano po yung sinasabi niya, mga kapatid? Sinasabi niya rito, yung prophecy o yung salita ng Diyos, yung Biblia, okay? It serves as a light that gives us a sure hope in the darkest moment of our lives because it is sure to happen more than 100 times. Perfect. Kasi nga, si Kristo, ginawa niya 300 prophecies fulfilled. Sa atin, ang odds na pumulot ka ng isang gold coin sa buong Pilipinas, twice the Philippines, mahirap isipin. Pero pag sinabi ng salita ng Diyos, sabi ni Peter, it is a sure prophetic word. It is sure to happen. That's why ang sabi niya, kaya yung pag-asa natin, kung papansinin lang natin, if we are just going to pay attention, it is like a lamp, a light shining in the dark moment. Ang sinasabi rito ni Peter, ang pag-asa ninyo ay yung hula at yung salita ng Diyos. Ano man ang dinadaanan nyo, gaano man kadilim ang buhay ninyo, if you're just going to pay attention to the prophecy in the Word of God, that will be your hope in this life. Ito yung pag-asa nyo sa buhay. Yun po sinasabi ni Peter sa kanila. Ang pag-asa natin, nakasulat sa salita ng Diyos. Gaano man kahirap yung dinadaanan natin. Let me illustrate that. Merong isang mangaral, even now, buhay siya, kilala po, tinahangaan. He's an apologist by the name of Rabbi Zacharias. Ewan ko, napapanood nyo na po siya. Siya po ang responsible na magdala kay Dr. Hayden ko sa Panginoon. Okay? He's an Indian apologist. Rabbi Zacharias, in the early 60s and 70s, nagumpisa na po siya talaga mangaral. But he has an interpreter. Nakasama niya lagi. A Vietnamese. Vietnamese yung kanya interpreter. Dahil madalas siya sa Vietnam noon, at marunong sa English yung interpreter, hindi lang yon, nag-aral din ng Biblia. Kaya, yun ang kasama niya interpreter lagi. Ang pangalan po niyan ay si Hayen Pham. Si Hayen Pham. Okay? Yung sa kanan, yun po yung si Rabbi Zacharias in 1960s and 70s. At yung interpreter, yung bata pa nandyan. Lahat ng travel ni Rabbi Zacharias, kasama niya po ito. Kapag mangaral si Rabbi Zacharias, magta-translate itong Vietnamese na to. Ano? Susundan niya lagi.
suddenly may nangyari sa Vietnam. They went into war. Nagkaroon ng Vietnam War in 1960s. Lahat ng mga Kristiyano pinaghuli. Kasama po yung interpreter niya. Nung nandun siya sa kulungan, lahat na ng pinakamasaklap na pagpapahirap, dinanas ng lalaki ito. And he cannot bear it anymore. Sabi niya, kalokohan lang tong pagiging Kristiyano ko. Hindi ako ililigtas nito. Mamamatay ako dito. Ayoko na. Suko na ako. He was already giving up, mga kapatid. Sabi niya, ayoko na. Sobrang hirap na. Lahat ng torture ginagawa sa kanya. But there was a time na kung saan inutusan sila lahat ng mga pinahirapan na maglinis ng toilet. Isa sa pinakamahirap na task nila, yung toilet. Yung toilet nila, wala naman silang bowl dati, mga kapatid. Doon lang talaga kung saan. Pero lang may takip, doon lang. Inutusan sila. Hirap na hirap siya sapagkat bugbog na siya tapos yung pangkanyang gagawin. Laking gulat niya kasi nung nandun siya sa toilet, nung nililinis niya na, nakatakip pa yung mukha niya, makita niya may papel. Mapulit na papel. At nung tingnan niya, mahirap kasi, hindi pa naman po tayo kakain, mamaya pa. Okay. Yung pala, ay mga pages ng Biblia. Ginagamit na pamunas ng mga sundalo. Hirap na hirap siya, pero wala siyang magawa. Isipan niya yung isang page, buhusan niya ng tubig, linisin, at tignan. Umiiyak siya noon, talaga hirap na hirap siya, pero mabuhusan na malinis niya, nagulat siya. Mas lalo siya umiyak. Kasi nakasulat doon sa pahina, ito yung talata. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger? Iyak siya, mga kapatid. Numabasa niya, sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig? Kasi gusto niya na sumuko. Ayaw niya na talaga. Ayaw niya na. Ayaw niya na maging Kristiyano. Sa sobrang hirap. And yet, numabasa niya, nagulat siya. Iyak siya. Yung binabasa niya, nilalayo niya. Nila siya umiiyak doon sa nababasa niya. Siguro umiiyak siya doon sa amoy nung nababasa niya. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. No? Tapos, hindi lang yun. Nung sinundan niya pa mga kapatid, mas lalo na matindi. Yung sumunod na talata, I am convinced that neither death nor life nor angels nor demons, neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. At tulo na yung luha niya, mga kapatid. Bumalik siya, daladala niya yung papel, tinago niya, binabasa niya uli sa kwarto. The next day, tinawag na naman kung sino maglinis. Ba, nagbo-volunteer na siya. Kasi alam niya, kapag meron magbabawas na sundalo, meron na naman siyang mababasang salita ng Diyos na nakasulat. Nagugulat sila. Pero dumating ang pagkakataon, sabi niya, tatakas ako dito. Kinausap niya yung 60 mga Vietnamese na nandun sa prison cell, takas tayo. Pero laking gulat niya sapagkat bigla na lang may kumatok. Mga Vietcong, mga sundalo. Nabalita namin na may tataka sa inyo rito. Sino yung tataka sa inyo? Takot siya. Talagang sabi niya, ito na yung pagkakataon, biglang mawawala pa. Tahimik siya. Umalis yung mga Vietcong, pero nakonsensya siya kasi sabi niya, hindi siya. So bumalik yung mga Vietcong the next day, talagang sigurado kami may tatakas dito sa inyo eh. Sino yun? Para may salba yung mga kasama niya. Ako po yun. Sabi niya, sasama kami sa inyo. Yung 4 na Vietcong sumama sa kanila. At ayon sa testimony nito si Hayan Pham, mga kapatid, nung tumawid sila ng dagat papuntang Thailand, inanod sila, napakalakas nung alon. Sabi niya, kung hindi namin kasama yung mga sundalo na magaling sa pagmamangka, mamamatay na sila at di sila makakatawid. Niloob ng Diyos na makasama nila yung mga sundalo para makatawid sila at maligtas. During those times na bibigay na siya, ang salita ng Diyos nagpalakas sa kanya. Ito yung sinasabi ni Peter. Kung ang salita ng Diyos, si Kristo natupad yung ganung kadaming propesiya, kaya, sabi niya, we have a sure hope
We have a sure prophetic word. Ito yung magsisilbing ilaw sa atin, natatanglaw sa atin sa panahon na dumadaan tayo sa matinding pagsubo, sa panahon na dumadaan tayo sa kadiliman. And totoo yun, mga kapatid, because I have seen many, many people, by the testimonies, ilan sa atin dito niligtas dahil yung salita ng Diyos narinig natin. May mga magpapakamatay, mayroong masisira ang pamilya, masisira ang relasyon, but because of the Word of God, it was spared because nagkaroon ng pag-asa. Sinishare ko po in the past 2 weeks, meron ako isang naging counseling. Early in the morning, di pa ako nagbe-breakfast, meron tumawag. It was from Canada. Sabi, Pastor, pwede bang magpa-counsel sa'yo? Kasi naman, alam ko, maunawaan mo ako dahil nasa ibang bansa ka rin, tsaka lalaki ka, sabi niya gano'n sa akin. O sige. It started at 9 o'clock in the morning. And then, sabi niya sa akin, Pastor, may problema ako kasi mag-iwalay na kami mag-asawa. Bakit ba? Pinagtapat niya sa akin yung ilan. Sabi niya, gusto ko sana makausap mong pastor yung asawa ko, pero natutulog na siya ngayon. Pero yung asawa niya pala, hindi natutulog. Nung marinig ng asawa niya, may kausap ko siya, bumangon. Sabi niya, Pastor, sobra tong ginawa sa akin ni Mark. Sabi niya, Mark ang pangalan. Mark Benzel yata, o hindi ko alam kung ano. Sabi, sobra tong ginawa sa akin ni Mark. Sabi niya ganun. Bakit? Anong bang ginawa sa iyo? Sabi niya, Pastor, hindi lang siya ng babae. Sabi niya ganun. Pastor, yung babae, dinala niya pa rito sa bahay, hindi ko alam. Grabe yung ginawa sa kanya ng asawa niya. All throughout, and by the way, mga kapatid, yung babae is the president, banker president in the Philippines. Sabi niya, Pastor, sumunod lang ako dito. Itong lalaki na ito, mga kapatid, tinulungan ng babae bago sila makasal para makapunta sa Canada. Right? Kinasal sila, umuwi siya, nung nasa Canada siya. And then, pagkatapos, for a while, sabi niya, sige, kukunin ko kayo. Nagkaanak sila. Pero yung babae, nung kinuha niya, was already the president ng mga bankers sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor, hindi ko alam kung ano itong ginawa sa akin ni Mark. I was really okay and contented sa Pilipinas. Pinadala niya ako dito, pinunta niya ako rito, only to bring me in this mess. Wala akong kamalay-malay sa loob ng 2 taon kasama namin yung babae sa bahay. Can you imagine? Hindi lang. It was really worse, ladies and gentlemen. You know why? Later on, pinagtapat niya sa akin, Pastor, yung babae nasa bahay namin, wala na silang relasyon, kunyari, sabi niya, pero ngayon, girlfriend ng kapatid niya na nasa bahay din nila. Sabi ko, rumble na to ha. Rumble na to. Anong gagawin ko, Pastor? Sabi ko ganun, kausapin niyo, mag-usap kayo mag-asawa, ang dami matagal. Before long, natuklasan ko, it's already past 12. Umiyak yung babae all throughout. And sabi niya, Pastor, di ko kaya to. Anong gagawin? Sabi ko, do not make any decision immediately. Gusto kong tawagan yung parents nyo, kausapin yung parents ninyo, humingi ka ng tulong. Kasi nag-away na rin yung magkapatid na lalaki. Dahil ang feeling nung lalaki, niloko siya nung asawa nitong babae na hindi sinabi sa kanya na dati niya palang karelasyon, yung kanyang girlfriend. So lahat galit sa kanya. Sabi ko, tawagan mo tatay mo, nanay mo, mag-usap kayo, mamagitan sa inyo, para magkasundo kayo. Sabi ko ganun, basta mag-usap muna kayo and then we're going to talk the moment na mag-usap kayo. And then, daily mga kapatid, araw-araw yun sa loob ng 2 linggo, kinakausap ako ng mag-asawang ito. Because there were times, sabi ko, wag mo munang pansinin ang asawa mo, gusto ko tignan mo ang anak mo. Gusto ko tignan mo muna ang anak mo, tignan mo muna, tumingin ka lang sa Diyos, sa salita niya. Huwag mong titignan ang asawa mo. Sabi niya, Pastor, hindi ko kayang tignan ang asawa ko. Sabi niya, ang tingin ko sa asawa ko, kriminal. Sabi niya gano'n. Pero hindi ko kaya, Pastor. Susunod na araw, sasabihin niya, Pastor, hindi ko kaya, pag gising ko, makikita ko mukha ng asawa ko. Nasaigan, alam ko kung anong ginawa niya sa akin. Yung babae, mga kapatid, because of her position,
Sabi niya, hindi ko matanggap na ginawa niya sa akin to, ang ayos ng buhay ko, pwede naman nasa Pilipinas lang ako, dinurog niya yung pagkatao ko, ang tingin ko sa sarili ko, ang pangit-pangit ko, parang wala akong kwenta. Ganun tingin ng babae. That's why, biling ko doon sa lalaki, kahit anong gawin ng asawa mo sa iyo, tanggapin mo. Sabi ko sa kanya, never react, never again, huwag kang gagante. Kahit anong gawin ng babae sa iyo, tanggapin mo if you're willing to be restored back. Yan lang ang sinasabi ko. And every day yun ang sinasabi ko sa lalaki. Sasabihin ng lalaki, Pastor, eh, inuulit na niya naman. Dumarating kami sa pisikal, sinasaktan niya ako sa galit niya. Sabi ko, tanggapin mo. Sabi ko, mas masakit ang sugat na dala ng asawa sa puso niya kaysa yung sa sugat ng pisikal. Every day sasabihin sa akin ng babae, Pastor, hindi ko kaya, ayoko na, gusto ko na umuwi ng Pilipinas. But you know, daily sa pag-usap namin, I'll just give her the verse. One of the verse that I gave to her, sabi kong ganun, the Lord is close to the brokenhearted and He will save those who are crushed in spirit. Malapit, katabi mo ang Lord. Alam niya yung sakit sa puso mo. Iiyak siya ng gusto habang nag-uusap kami. Pagkatapos noon, salamat, Pastor. Kinabukasan, mag-uusap na naman kami niyan. And there was, dumating na talaga sa time, sabi niya, Pastor, hindi ko na kaya. Ayoko na talaga. Uwi na ako ng Pilipinas. Sabi ko, tingnan mo uli anak mo. Are you willing to sacrifice yung future ng anak mo and make a hasty decision because of a messy situation? Idadamay niyo ba yung anak mo? Nasira ka na ng asawa mo. Gusto mo bang sirain ng asawa mo at ikaw ang future ng anak mo? Tingnan mo anak mo. Pastor, hindi ko kaya. And I gave this last verse sa kanya. Sabi ng verse sa Isaiah 46, I have made you. I will carry you. I will sustain you. And I will rescue you. On this, talagang naglupasay niya. Sabi niya, Pastor, magpapatuloy ako. Titingnan ko na lang anak ko. Hindi ko na titingnan si Mark. Titingin na lang ako sa Lord. Until now, they're struggling and yet nakakaramdam siya ng pagbabago unti-unti sa nararamdaman niya. Hindi madali malagay sa ganung sitwasyon, mga kapatid. That is one of the darkest moment ng buhay ng tao na yung pagkatao mo bumagsak at nasira dahil doon sa partner niya. Niloko siya ng todo, hindi niya alam sa loob ng 2 taon magkasama sa isang bubong yung kalaguyo ng lalaki na naging girlfriend ng kapatid. Hindi niya alam. Pero salamat sa salita ng Diyos. Sabi niya, Pastor, salamat sa mga salita ng Lord that gave me strength. Kasi sabi nga ni Peter, the word of God is a sure prophetic word that only if we're going to pay attention that will serve as a light that will shine in our darkest moment in life. Sa panahon ng dumadaan ka, ang salita ng Diyos lang magiging pag-asa at ilaw mo. Magbibigay sa'yo ng liwanag para makalagpas whatever difficulties that you're facing. So let me end. Ilan mo sa atin dito umayos ng buhay dahil sa salita ng Diyos? Maybe katulad ng babaeng ito, umaasa pa lang siya. But definitely maraming inaayos ang Lord dahil sa salita ng Diyos. Sabi nung iba, Pastor, kaya ayaw kong basahin yan. Masisira lang ulo ko dyan sa salita ng Diyos, sa Biblia sinasabi ninyo. When I hear that, I always give a challenge. Sige, ganito na lang. Hihinto ko magbasa ng Biblia, sa susunod na magkita tayo, magdala ka ng 10 nasira ang ulo sa pagbasa ng Biblia. Pero, ang challenge ko sa iyo, mag-umpisa kang magbasa ng Biblia, pag nakapagdala ko sa iyo at nakapagturo ko ng tao, 100 tao, na umayos ang buhay na magbasa ng Biblia. And people who are saying that will stop saying nakakasira ng ulo ang salita ng Diyos. Kasi mas maraming umayos ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Amen po ba? Marami po kasi alibay ang tao. That's why sabi ni Chuck Swindoll, news articles may inform us, novels may amaze us, poetry may inspire us, but only the living word of God can transform us. Tanong,
What dictates your life? Ano humuhubog ng buhay mo? Ano nagtutulak sa'yo sa pamumuhay mo? Consider the Word of God. It is heavenly inspired. It is a historical incident that took place. And thirdly, it is hope illuminating. Our hope will be found in God and His Word. God bless you. Praise. Purihin po ang Panginoon sa very inspiring message from our pastor. And let us come to our next part of our service. It's about giving. One of Satan's effective delusion is the idea that happiness comes from things that we possess. Like magandang bahay, magandang kotse, magandang trabaho, real estate, maraming alahas. And through this deceitfulness, he erected an idol called materialism. And God created many things in this world, high technology, for a good purpose. But Satan used it for other purpose that make us more focused on doing it despite of our incapabilities. That's why it become our attitude towards materialism. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 17, since you call the Lord, since you call the Father who judges each person's work impartially, live your life, you live your time as foreigners here. Live your life as foreigners in this world in reverent fear. Ibig sabihin, lahat po tayo aliens in this world. And our focus is not much on material things in this world. Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted very little can also be trusted with much. But whoever is dishonest with little can be also dishonest with much more. So money is a very little thing. That's why, you know why? Because money cannot buy happiness. Money cannot buy home. Money cannot buy friends. Money cannot buy love. And above all, money cannot buy our salvation. Jesus, our Lord Jesus Christ is very clear that the mark of true spirituality is the one who has the right attitude towards wealth and our focus on heavenly treasure. Magbigay po tayo sa Panginoon. Oh,
let us pray. All sovereign Lord, our God, holy, holy, holy you are, O Father. We acknowledge that you, together with your Son, Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit, you who created the world, you who sustain this world, and you who make all things brand new, we praise and we thank you, O Lord, for this life that we have. We praise and thank you, O Lord, for the salvation that we have. And in return, O God, accept these tithes and offering as a form of worship unto you, as we acknowledge that everything that we have, everything that we enjoy right now, comes from you and nothing from us, O Father. Make this as our offering, as a symbol that we return to you what you have given us. This is our all, and we praise you, we glorify you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Kuya Maloy and Sister Rose. All right. Are we blessed today? Blessed na blessed po tayo, and much more blessing today because we have visitors. Marami po sila at palakpakan po natin sila habang tinatawag ang pangalan. Welcome po sa Filipino Evangelical Christian Church si Darwin Masugba. Si Mar Hernandez. Mar on the left side. TJ, si TJ Inol. Welcome. And Leia Cabanto. And Gabriel Acas. Welcome po sa Filipino Evangelical Christian Church. And we will, our ushering team will approach you for Father. Welcome and pagpakilala pa. At maaari pong lumabas ng sandali ang mga nabanggit pong mga bisita. Of course, marami po tayo mga kapatiran na bumalik galing bakasyon. Andiyan po sila, Brother... sino ba to? Si Brother Robert, Sister Joanne, welcome back. Sister Clarice, at saka si Brother Jonathan. Welcome back. Sino pa bang bagong dating at magaling sa bakasyon? Welcome back uli. Announcement for... serving next week, Brother Robert, ang ating presider. Tithes and offering, Brother Robert and Sister Joanne. And fellowship in charge to the Altoba. And next week will be Marcania. Of course, huwag po natin kalimutan i-book sa ating calendar ang ating prayer meeting on August 26. I-book po natin. Monday po yan, 7:30 sa Matsley's room. Diyan po sa kabilang side. And of course, yung mga wala pa pong G-groups, andiyan po sa bulletin ang ating mga listahan ng mga G-groups at saka mga contact numbers ng mga in-charge. Andiyan po si Sir Carol sa Marcania, sa Brother Adrian sa Khalifa, sa Brother Bong sa Altoba, and Jahilian, andiyan po Sister Ellen. So, tawag lang po kung yung gusto pong ma-attend ng Bible study. Masarap pong mag-aaral ng salita ng Panginoon at saka makapag-fellowship sa ating mga kapatiran. Attend po tayo yung mga hindi pa nakaka-attend ng Bible study. So, may I call Pastor? For... praise the Lord. Tumayo po tayong lahat para po sa ating pangwakas na panalangin. Let's ask the Lord blessing and please continue to stay for a while para po sa ating fellowship outside. Tayo po yung manalangin. Minsan pa, we thank you God that this world may influence us, but we thank you that we have your word. The word that is inspired by you, personally given through your prophets, through your writers, that continually transform our lives as we read. Salamat, Panginoon, sa salangitang ito na pwede namin panghawakan dahil totoong nangyari sa kasaysayan ng mundo at patuloy mong pinatutunayan, Panginoon, sa araw-araw na lumilipas that indeed your word is true. But we thank you that it's not only true, but it is the source of our hope, O God, in this life.
especially in times that we're going through some difficulties. In dark times, Panginoon, na kung saan kailangan namin na makakapitan, we have your word. Salamat sapagkat ikaw ang pag-asa namin, Panginoon, sa buhay na ito. That's why we can go on and move on in this life and continue to enjoy the life that you have given us dahil ang salita mo, Panginoon, ang aming pundasyon sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mo sa amin sa hapong ito. And we ask that you'll bless us as we go out from this place. Sa pagbalik namin sa aming mahanap buhay, salamat din po na continue to strengthen us and bless us, pati yung aming mahanap buhay, Panginoon. Ingatan mo rin po yung mga kapatid namin ang pauwi pa, papunta rito, Panginoon, mula sa Pilipinas, mula sa bakasyon. And continue to remind us, O God, that our lives are fully dependent on you and through your word. So salamat po, Panginoon. Again, I ask right now, extend your blessing to each one of us right now who are here and as we leave this place. Accept all the honor and glory because you deserve it, O God, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's sing our victory song. Turn it up! You are here, as we lift you up, you arise.